So, itong speaker ngayong gabi, so bago ko ipahilala, meron tayong mga house rules. So, ang house rule natin, pwede nating i-on ang ating camera, pero wag i-mute ang ating mic para hindi ma-distract ang ating speaker. So, kung may question po kayo regarding sa ating webinar ngayong gabi, pwede kayong mag-question, ask question after ng ating presentation ng ating speaker para masagot lahat. So, meron ba tayong pad and pen para kung sakaling may masabi ang Yes ating po. speaker, pwede na natin siyang isulat and pwede nating balik-balikan. Patingin nga ng mga pad and pen nyo, guys. Ayun, so pakilala ko na. So excited na ako sa ating speaker ngayong gabi. Marami na naman tayong learnings na matututunan. So itong speaker natin ngayong gabi, kung ano man yung sasabihin niya, makinig kayo. Kasi ito, iniidolo ko tong business partner ko kasi siya yung tumutok sa akin, nag-train kung paano ko gawin si business. So, isa siyang mompreneur ng dalawang anak and from barangay siya ng Sual, barangay Sual, Kawayan, Pangasinan and municipal ng Banban, Tarlac. At syempre, team leader na din ito ng Team Unstoppable. So, hindi ko na papatagalin pa. Please welcome our speaker for today is Coach Abby Bautista. Yo, Palakpakan good morning, natin, mga partner. Coach. Hello. Good morning, Good morning, good po. morning, good morning sa lahat. Narinig ako, Morning. narinig ko ba? Yes, Coach. Yes, po. Yes, Narinig ako? Coach, Coach. yes po. Yes po. Yes, Ayan, Coach. so morning sa lahat. Kamusta ang ating matatapos ng January? No? This is the last training February, ba? Saan ang gano'n lang? Satisfied ba tayo? Sobrang satisfied. Takto lang sumagot. Happy Kamusta ang po. January? Chappy po. Abi. Happy ka po. Masaya. Satisfied ba? Gabi. Or hindi satisfied? Sobrang satisfied. I will. Chappy daw ako. Coach, yung ano, signal mo. Oh my God. Coach Abby, Naririnig chat. na? Yun, okay. Yes po. So, naririnig na ko. Ayan dito. Ayan. So, kamusta po ang January? Matatapos ng ating January. Kayo ba ay hindi satisfied? Satisfied ba? O sobrang satisfied? Takinita natin. Ngayong January. Satisfied. Satisfied. Medyo satisfied. Okay, sobrang mga idol. satisfied. So, merong sobrang satisfied, meron namang slight lang. So, meron namang hindi masyadong satisfied. Merong slight lang. Okay. So, yun. Gusto ko lang malaman kung na-satisfied or hindi. So, bago ko mag-umpisa, gusto ko muna magpasalamat sa ating napakagaling na host, Coach Calvin, so sa mga team leader ng Team Unstoppable. So, from Pangasinan siya, and by the way, from Pangasinan din po ako, but currently, nandito ako ngayon sa Quezon City. So, kung mapapansin nyo, nandito po ako sa room ni Pastora. Pastora Jenny Imas. Okay, so nandito po ako kasama ko sila. Kasama ko si Coach Ian, kasama ko si Aprilie, si Coach Raymond, si Coach, sino pa ba? Coach Claude, and papunta na rin sila Ma'am Nenen. So maraming pupunta dito under Team International kung saan po tayo Tama. galing. Diba? So I'm from Team International under ni Asperly na kuha. So siya yung aking direct sponsor. And ayan, under pa rin kami Coach Ian. And syempre, bumubuo na rin ng team, which is ang Team Unstoppable, hindi lang sa Pangasinan, even abroad.
Okay, so nationwide and abroad yan. So isa sa pinagmamalaki natin yan si Coach Calvin, ang napakagaling na host ng gabi. So aside from that, yes, tama si Coach Calvin, isa po tayong barangay sa akin, sa barangay po doon sa aming lugar, sa barangay Kawayan, Swal, Pangasinan. And syempre, kumuha din tayo ng isang municipality or isa rin po akong municipal sa akin, from Banban Tarlac naman. Ayan. So yan yung susunod namin na ano na pupuntahan. So yan. So sa Pangasinan, kung mapapansin nyo, si Coach Calvin ang isa sa mga team leaders doon. Kaya marami siyang leaders na bibuild. So ganyan naman ang business natin eh. So building leaders, hindi po pwedeng mag-isa nyo lang. So saan kayo nakakita na nagne-network na mag-isa lang? Di ba walang gano'n? Hindi ka pwedeng mag-network na mag-isa mo lang. So kailangan talaga may kasama ka. Okay? So ngayon, aware naman tayo na ang topic natin is load mana dealers orientation. So orientation siya, meaning para sa mga bago. O, sino pong may kasamang bago? May mga kasamang bago ba tayo? Mga new dealers, new investors, yan. So, mga new business partners. Meron ba? O lahat matagal na? Bago, coach. Meron po. Ayan, may mga bago. So actually, itong ipapakita ko sa inyo, kung halimbawa may nakadala tayo sa load minus, refresher. Kumbaga para ma-refresh tayo. Ay, okay. Kaya nga pala ako nagbe-business. Kasi ito pala yung nakita ko. Kung bakit nga ba nasa load mana ako. Kasi ito pala yung hindi ko pwedeng kitain kung nasa trabaho ako. Nasa employment or nasa traditional business ako. Nag-gets ako? So, sino dito ang may idea na about network marketing? Also known as multi-level marketing? Or mas pinaisi, networking? Hindi dito may idea na si load mana is part of multi-level marketing. O yung mga nandito walang idea. Idea na po. Sino po? Idea, how about the others? Yung iba may idea ba? May idea. Ako po. Idea na po. May idea po. Okay. So, yung mga bago siguro parang, okay. So, may kasama pala siyang networking or multi-level marketing. Okay. So, ang pagkakaintindi kasi ng iba sa atin, lalo na kung ang kausap natin is hindi knowledgeable about networking, magiging negative agad. Tama? Mali-negative agad tayo kung ang kausap natin is hindi knowledgeable enough. Siyempre, sasabihin yan sa'yo, networking, naka wala namang kumikita dyan. Diba? Or networking or multi-level marketing, ang kikita lang dyan, yung upline mo or ang kikita lang dyan is yung nauna sa'yo. Which is mali. So, ba't mo siya papakinggan? Eh, wala naman siya naging resulta about multi-level marketing, diba? So, minsan kasi, tayo ay nadadala dahil yung kausap natin is hindi knowledgeable enough or walang idea about your business. Okay. Kung sila ay wala doon sa negosyong meron tayo, huwag niyo silang pakinggan. Okay? So, sino-sino yung dapat natin pakinggan? Ayan. So, good job dahil naka-attend kayo sa training na to. Dahil isa to sa magiging way para mas maunawaan natin. Ano ba to? Ano ba tong business ko? Ano ba tong pinasok ko? Ito ba ay paglo-load lang talaga? Or may other source of, ano pa, ang tawag dito, other ways to earn pa? Or meron pa akong dapat malaman para mas maunawaan ko kung paano i-handle yung load mana business. Dapat ganun yung mindset natin. Huwag tayong mahanap ng tao na hindi naman pareho ng ginagawa ko. Kasi ang sigurado tayo dyan, ang sasabihin sa inyo, hindi ka kikita dyan. Hindi ka yayaman dyan. Ida-down ka niyan lalo. Tama? So, sino nakaka-experience nun? Na ina-explain mo na pero ang tingin sa negosyo mo eh, cheap lang. Ang tingin sa negosyo mo eh, maliit lang. Ay, naku, loading lang yan. Stress-stress lang yan. O kaya kapag ka nalamang multi-level marketing, ay, naku, ayoko yan. Recruit. Tapos, ano, tawag dito. Mahanap ng tao, ayoko ng ganyang negosyo, di ba? So, kahit anong larangan naman ng negosyo, kailangan ng tao. Saan ka nakakita ng negosyo na walang tao? Nakita ba doon? Ah, wala. Ganun ba? Wala po. Kita pag walang tao. Sige, bigyan niyo ako ng negosyo na walang tao pero may kita.
Oh, diba? Kaya nga tayo, for example, bigyan na lang natin ng example yung mga restaurant. Kaya nga tayo nag-create ng mga fast food restaurant is para makakain ng tao. Tama? So, bakit ka nag-create naman ng mga mall? Kasi para may papasukin, napapasyalan, or pwede mag-shopping yung mga tao. Diba? At saka nagtayo ng computer shop para may gagamitin din computer yung mga tao. So, lahat talaga kailangan ng tao. Tama. So, kung ang kausap nyo, ang sabi tama. Ay, naku, ayoko niyan, tao-tao. Mga ano ba gusto mong negosyo? Wala naman pong negosyo na hindi kailangan ng tao. Tama. So, ito, sa lahat ng klase ng negosyo, tama. Ito na nga yung pinakamadali. Sa lahat ng mahirap, ito na yung pinakamadali. Imagine, sa isang araw, pwede kang kumita ng magkano daw? Kung isang account ka, 21,000 per day. So, saan ka nakakita? Kahit empleyado ka, or kahit na mataas ang position mo bilang isang empleyado, manager o supervisor ka, hindi mo kikitain yung 21,000 per day. Tama? E paano pa kung may sarili kang business? O let's say may negosyo ka. E paano kung ang business mo coffee shop, tapos ang dami yung kasama, ang dami yung kalaban, di ba? Ang dami tatapat na may coffee shop din. So, do you think kikita ka ng 21,000 per day? Di ba hindi? Okay. So, isang titignan nyo dito, hindi lang yung kitaan. Number one, hindi lang yung kitaan. Kung sino yung mga taong makakasama natin. Kasi dito sa negosyo natin, kailangan natin ng tao. Okay, di ba? Hindi lang kailangan dahil para kumita. Kundi, nag-build tayo ng tao para maging, leaders. Tama? So, para maging leader na makakatulong nyo. So, unlike sa ibang negosyo, gagawin mo siya mag-isa. Tama? Tapos, hindi mo rin pwedeng i-share yung nalalaman mo sa ibang tao. For example, meron kang karinderya or meron kang restaurant. Pwede mo bang i-share yung recipe doon sa tao na kakompetenta mo? Or pwede mo bang i-share kung saan ka bumibili ng mga murang pagkukunan ng mga recipe mo, ay pagkukunan ng mga rekado mo, di ba? Mga murang pagkukunan ng mga gagamitin mo for your restaurant, hindi lang yung mismong food, utensils and everything, di ba? Hindi mo siya pwedeng i-share. Pero dito sa negosyo natin, yung mga kasama nyo na yan, especially yung mga nagdala sa inyo dito, sila yung makakatulungan nyo. Di ba? Kadalasan, 90% effort nung nag-invite sa inyo, 10% lang sa inyo, ito yung may kakilala kayo na ni-refer nyo. And then, yung 100% income, kanino mapupunta? Amen. Amen po. Doon sa kasama nyo, di ba? Anong ginawa mo? Nag-refer ka lang. 10% lang yung referral mo. Tama? Pero yung effort na binigay nung upline or nung kasama mo is 20%. I mean, 90%. So, sa 90% na yun, halos yun na lahat ang gumawa. 90% nga eh, di ba? So, gano'n kaganda yung negosyo. Hindi lang siya kitaan, higit sa lahat, pati yung makakasama mong mga tao, pwede mong makatulungan. Okay? Pwede mo silang hinian ng tips. Pwede mo silang hinian ng suggestion, idea, paano ko siya gawin, paano ko simulan. Di ba? Unlike sa traditional business, hindi ka pwedeng magtanong dahil hindi ka rin bibigyan ng sagot. Bala ka mag-isip. Naganap ako ng paraan, tapos ikaw, ituturo ko sa'yo. Di ba? Parang ganun siya. Even employment. Di ba? Yes po. Okay. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ano ba yung difference? Okay. Once na tayo ay isang empleyado, once na tayo ay isang business, may business, no? Traditional business. At kapag tayo ay nasa loan, ano yung mga benefit natin or yung mga pwede nating edge, yung mga edge natin bilang isang networker. Okay, so huwag kayong mahiya kung ang tawag sa atin ay networker or nagne-network or ang business natin is merong network marketing. Kasi inaaral na yan even sa ibang bansa. Kung mapapansin nyo, halos lahat doon sa US, kaya ang big time, di ba? Halos inaaral na din siya dito sa Pilipinas. Okay. Pangit lang yung dating sa atin before kasi nga, anong nangyari? May mga company, okay, na nagsara, may mga investor doon, and then nung nag-close, wala na. Hindi ganun katatag. So kung makikita nyo naman kung gano'ng katatag si Loadman, 10 years in traditional,
4 years, turning 5 years this coming August na siya. So, a total of 15 years. So, gano'ng katagal or gano'ng katatag na yung negosyo? Okay? So, unlike dun sa mga nag-uumpisa pa lang, talagang lalo kung hindi niya alam kung paano gawin yung negosyo, may possibility or may tendency bumagsak. Kaya doon nasisira yung network marketing. Pero network marketing itself, napakagandang platform para mabilis tayong magkaroon ng resulta, yumaman, at the same time para magkaroon, makuha natin agad yung mga dreams natin. Okay? So, meron akong question. Una, ready na ba yung mga pag-inpen nyo? Naka-ready na ba yan? Mga pad and pen, naka-ready na po ba? Yes po, naka-ready. Yes po. Yes po. Wala ko, wala na akong kausap eh. So, excited na ba kayo? Kung ano ba yung mga ituturo ni Coach Abby ngayon para maliwanagan tayo about multi-level marketing? Ready na ba kayo? Yes po. Hindi lang dapat excited. Ready na po. So, ngayon, itong ipapakita ko sa inyo kung meron kayong mga nakakausap na negative, pwede niyo siyang gamitin. Even sa presentation, kumpyutan niyo lang siya kasi meron dito dream calculator. Papakita ko sa inyo, no? So ngayon, sino sa inyo ang mga pangarap? May mga dreams? Kami po. Imposibleng wala. Sino may mga dream dito? Di ba, bata pa lang tayo? Okay. Bata pa lang tayo, nangangarap po tayo, tama? So, bata pa lang, yun, madami. Bata pa lang tayo, marami na tayong gustong makuha. Pero, lahat yan, meron katapat na presyo. Hindi mo siya makukuha na ipagdadasal mo, tapos ibabagsak sa'yo, hindi. Tama. Diba? Yes, makukuha mo yan with action. So, lahat ng pinagpipraying natin, makukuha natin yan kung meron tayong ginagawa. Palakpakan naman natin yung mga humahataw dyan. At papalapit na sa kanilang mga dream life. O, diba? Congratulations, guys. So, nakakatuwa na si Loadman na ang platform ngayon. Kasi unang-una, wala tayong kailangang ibenta. Tayo na ang nilalapitan ng tao dahil ang load, necessity. Tama? Pangalawa, ano daw? Araw-araw ginagamit ng tao, very seasonal. So, hindi lang siya mabenta ng January, ng February. Diba? Unlike ng mga let's say, di ba, paparating yung Valentine's. O, dyan mabenta yung flowers, chocolates, di ba? Pero pagdating ng June, mabenta pa kaya yan, yung mga flowers and chocolates. Yeah. Diba, hindi. So, dahil hindi siya mabenta, kaya hindi siya mabenta, it's because seasonal. So, unlike ng load, ang load ay necessity ng tao. Kailangan siya ng tao, tama? Okay, hindi na yan nilalako, hindi na siya pinagsisiksikan sa tao. Kasi kailangan niya ng lahat ng may cellphone. So, imposible naman na kahit may wifi yan, hindi maglo-load. Bakit? Mabit-bit ba nila yung wifi nila sa labas? Hindi po. Bahay lang po yun. Okay. Hindi mo bibit-bit yan. Diba? So, kapag nag-brown out yan, imposible hindi yan maglo-load ulit. Tama? Okay. So, may mga instances kasi na, alam nyo yun, may masabi lang sa atin na hindi agad natin masagot, nagiging negative. That's why very important tumatang kayo ng mga training kasi doon ituturo yung mga strategies. Okay? Kung paano i-handle yung negosyo nyo at i-handle yung mga objections, complaints, yan. Usually, wala namang complaints sa atin kasi nga load, di mo na kailangan ng testimony niyan. Unlike ng product, for example, sabon. Gumamit ng sabon, sabi mo, papapute, tapos nagkaroon siya ng rashes. Po-complain talaga yan, di ba? Baka pag kaniloadan mo yan ng 100 pesos, hindi complain yan. Nagtatalon sa taya yan, tama? So, ganun kaganda yung business natin, okay? So, kailangan lang natin umatin ng mga trainings para alam natin kung paano siya i-handle. Ngayon, mag-share screen muna ako para makita nyo kung ano yung ipipresent ko. Okay. Yan. So, nakikita na ba yung screen? Yes po. Nakikita na ba, guys? Yes po. Okay. So, ang topic natin for today is LMDO or Load Banner Dealers Orientation. By the way,
yung sinasabi kong orientation kanina, hindi lang siya pangbago. Okay, di ba? Sabi ko nga, para sa mga luma, refresher. Kumbaga, para ma-refresh tayo. Ayaw nga pala, kaya ko siya ginagawa. Kasi ganito pala yung pwedeng kitain sa loob. Okay? So, before we start, gusto ko munang i-recognize ang ating magandang company speaker. Yan. So, sila yung tutulong sa atin or katulungan natin sa negosyo para mas maging effective tayo. Okay? Para mas makuha natin ng mabilis yung resulta na gusto natin. So, nandiyan si Coach Gilbert Bengua. Yan. So, ang tinatakal niya is TAO, Technical Application Orientation. And si Coach, teacher by profession, by the way, yung mga businesses din. Diba? Imagine, no, businessman and teacher by profession, pero nagtitrain pa rin or nagtuturo pa rin. Bakit? Kasi yun naman ang negosyo natin. Hindi lang pwedeng basta papayin tayo ng papayin. Kailangan mag-build and mag-teach tayo. Okay? So, Joben, Coach Joben Alerta, ang tinatakal niya naman, yan, nagtatakal siya ng MST or Mana Skills Training, LMDO, and then, meron din siyang TAO. So, napakagaling na ano to, na coach, di ba? So, isa rin to sa tinitignan kong nag-uumpisa ako dito sa loob mo. And then, si Coach Ogo Sikban, YouTube sensation, and then, syempre, ang tinatakal niya, marami-rami na rin to. Meron siyang OLMP, pero meron din siyang TAO, meron din siyang, alam niyo naman na yung mga acronym na yun, no? TAO means Technical Application Orientation, MST Mana Skills Training, and LMDO, Load Mana Dealers Orientation. Yeah. So, yung OLMP, online Load Mana Marketing Presentation. Yan. So, eto pa, isa malupit na speaker natin. Si Coach Ian Sedukis, diba? Siya yung isa sa mga grand upline namin. Isa sa mga nag-mentors na amin. Ang tinatakal niyo naman, LMDO and MST. And very soon, TAO. Yan. So, pag sa team niya, nagtatakal na rin to ng OLMP. Pero dito, sa ating company, hopefully yan, mapakinggan natin yung bagsakan ni Coach Ian. And si Coach Claude Dorero or Claudine Dorero. Isang nurse din to, diba? Tapos, mahilig din siyang pumasok na rin siya as chef. Oh, imagine, diba? Ang lalayo ng mga career natin, pero san-san tayo nakita sa pag-network, diba? So, si Coach Claude, ang tinatakal naman niya is OLMP. Yan. So, si ano naman, si Coach Christel, isa sa mga bagong company speaker din, brand ambassadress. So, nagpo-promote siya noon. Kumbaga, sa sales na rin siya. Okay? Si Coach Christel is, ang tinatakal niya naman is OLMP. And very soon, gusto ko rin siyang makita na mag-tackle ng LMDO and TAO. Kasi sa team, sa Unstoppable is, nape-present na siya ng mga ganun. Okay? So, si Coach Richard Motol. So, is under Coach Gilbert Bengua. Isa rin to sa magagaling na speaker din. Sabi, OLMP kanina siya yung nag-tackle. Kung naka-attend kayo, mauunawaan niya yung negosyo natin. Di ba? Yung mga other ways to earn. Siyempre, Coach Pastora Jenny Imas. Yan, nandito kami ngayon sa kanyang bahay. Ito sa pinakamagaling din na speaker ng Load Mana. Okay? So, tinatakal niya LMDO and OLMP. And very soon, TAO. Siyempre, ang inyong lingkod, Abby Bautista po. Nangangampan niya, no? Di Abby Bautista, ang tinatakal ko naman, OLMP, MST, and LMDO. Very soon, TAO. So, yan yung mga webinar speakers natin for 2022. And alam ko marami pang papasok na magagaling na speaker. Kaya i-level up na, ha? Kung kailangan na magparibalda para makita din tayo, hindi lang sa lugar natin. Makita rin tayo even abroad. Okay? So, yan. Ang ating itatakal ngayon is LMDO with Coach Calvin, ang magaling na host natin for tonight. Load Mana Dealers Orientation. So, inuulit ko, hindi lang siya para sa bago. Para din siya sa mga matatagal na, or matagal na si Load Mana, pero marami pa rin hinahanap na sagot or strategy. Ang sikreto dyan, attend lang kayo ng training. Okay. Di ba tinanong ko kayo kanina, sino yung may mga dreams, may mga pangarap? Ako! Ulitin ko ulit. Kung marinig ha, sino yung mga dreams? Ako! Mga pangarap. Oh, wow. May inisip. Lahat.
Okay. So, very impossible na nabubuhay kayo nang wala kayong gustong makuha. Diba? Yung pagbili ng cellphone, pangarap yan. Yung pagbili natin ng mga maliliit na bagay, pangarap siya. Pero masasabi natin siyang short-term goal. Okay? So, long-term goal, ito naman yung bibigyan ko kayo na example. Dito sa negosyo natin, natatawag mo siyang long-term goal. Pagka naging successful tayo or kapag nakuha natin yung tamang way kung paano i-handle yung ating organization, yung ating business, at kung paano natin siya mapapalaki. Bakit siya long-term goal, Coach Abby? Unang-una, tinawag siyang long-term goal dahil pagdating ng panahon na naayos mo ng tama yung organization mo, nakapag-build ka ng maraming leaders, kahit wala ka nang ginagawa, may kita ka. Yung tipong kumukuya-kuyakoy ka na lang, yung tipong wala ka nang ini-invite, wala ka nang pinipresentahan, pero hindi mo na mapigil yung pagdating ng 700. Eh, naka-multiple account ka. Eh, di ba? Multiple accounts creates multiple income. So, meaning, kung tatlo yung account mo or sobra sa tatlo, let's say 3 accounts or 7 accounts, possible sa isang araw, meron kang pairing na 2 pataas. Okay? So, paano yun? Okay lang ba yun na everyday meron kang pinakamababa, 700? Eh, naka-multiple account ka nga. Pwede na ba yun? Pwedeng-pwede na. Pwede po. Yung tipong nakabakasyon ka, may 1-4 ka, yung tipong nagluluto ka or naglalaba ka or kung ano ginagawa mo sa bahay, pero meron ka 21,000, na ganyan. Pwede na? Pwedeng-pwede na. Pwede na. Ayun yung long-term na tinatawag. So, yung pagkakaroon natin ng passive income. At syempre, makukuha natin yung dreams natin kung meron na tayo noon. Tama? Sabi ko nga sa inyo, ano ba yung mga pangarap? Pare-pareho tayo eh. Una-una, magkaroon tayo. Puro, halos karamihan ng pangarap natin short-term. Short-term pa to. Short-term pa talaga siyang masasabi. Okay? Pero kahit short-term yan, may presyo yan. Okay? Una yan, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, education for our kids, especially may mga anak na dyan, di ba? Kung hindi naman kids, kapatid, travel, makapag-travel sa iba't ibang lugar. Siyempre, ayaw mo naman na pupunta ka lang ng bahay, tapos bayan, bahay, bayan. Gusto mo ganun lang? Ayaw mo ma-explore yung makapunta ka sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, even abroad, di ba? Savings! Okay, isa sa mga pangarap natin yan. Kasi ilang taon na ba tayo? May savings ba? Wala! Resibo! Di ba? Okay, ilang taon ka na? Ay, coach, ano na ako? 35 years old. Magkano na savings mo? Wala pa. Sipo. Wala pa. So, kung wala ka pang savings, it's part of your dream, idagdag niyo sa pangarap nito. Okay? Dagdag niyo yan. Recreation. Kayo ba? Nararamdaman niyo ba na sa isang araw man lang makapag-bowling ako? Sa isang araw man lang makapag-golf ako. Yan. Social golf, di ba? So, hindi nyo pa siya natatry kasi bakit? Ubus ang oras sa kakahanap ng paraan para makakain sa loob ng isang araw. Tama? Or makasurvive sa araw-araw. Halos wala ka ng time para sa recreation. Pamper! Oh. Yung tipong kahit nagpapamassage ka or diamond peel ka, okay, di ba? Hindi mo na pinoproblema yung income mo for today. Bakit? Kasi passive na nga. Di ba? Ito mga short-term to, short-term goal. Pero short-term na hindi natin makuha pa paano pa yung long-term. O, di ba? Isama natin sa dream natin si long-term, pero make sure nare-rewardan nyo yung sarili nyo sa pamamagitan ng mga short-term goal na to. Okay? Contribution, ito yung pwede ka ng, alam nyo yun, mga charity, diba? Tayo naman gusto nating tumulong, kaso nga lang, bakit hindi makatulong? Minsan, tapos pa. Or minsan sa family pa lang, kula lang. Tama? Pero alam ko dito na... Hello! Excuse me, Coach Abby. Yes po. May nag-share screen? Si Ma'am Leonor, pwede ba tayong stop yung share screen natin? So,
Ako muna po ang magpe-present. Ako muna po. Pagka okay na ako or halimbawa presenting. Meron kayong gusto sabihin or ipakikalenter na lang after yung presentation. Ma'am Lenore, i-click mo yung yun. Thank you po. Okay, coach, share screen ka ulit. Nawala. Napindot lang sa video. Okay, so ako na ulit, guys. Okay. So ito na, nakikita na ba ulit? Yes po. Nakikita na po, coach. Okay. So contribution ito is para magkaroon tayo ng contribution. Hindi lang sa sapan sarili. Kasi sabi nga, di ba, mas binibless yung mga maraming sharing or may naisi-share tayo sa iba. Kasi magiging blessing tayo sa ibang tao. Okay? So ano pa? Gadget. Hindi ka naman hihirapan bumili lang kung anong gagamitin mong material tools. Di ba? Like cellphone. Ano pa? Kailangan mo ng ring light, kailangan mo ng tripod, kailangan mo laptop. Diba? So, lahat ng to is masasabi natin short-term goal, pero may presyo. Okay. Kaya ba yung presyo niyan, Coach Abby? Okay. So, kung talagang mangangarap, kalakihan mo na. Huwag ka naman mangarap na bahay, tapos gusto mo, dun pa sa gilid ng Riles, pwede na ako sa Kubo-Kubo. O, dun na ako sa probinsya, pwede na ako sa maliit na kawayan lang. Huwag naman ganun. Diba? Mangangarap ka rin lang, lakihan mo na. Okay? Lalo na kung malaki yung family member mo na gusto mong tumira doon yung nanay at tatay mo, gusto mong tumira yung mga anak mo lahat. Diba? So, lakihan na natin. So, yung magandang bahay daw at masasabi mo talagang mapagmamalaki mo dahil siya pwede ganun sa pinaghirapan natin, that's 10M. Okay, 10M. Huwag ka naman mangarap na maglalabas ka lang ng magkano daw para pang Kubo. Paano ka gagana ang kumilos niyan? Diba? So 10M, kompleto na yan. Meron ka ng 2 to 3 story house. Siyempre, naka-tiles, diba? Gusto mo ba ng bahay na, ano, naka-chinelas ka sa loob? Yung rough pa, di ba hindi? So, mga ngarap kayo, maganda na. O, may kitchen na naka-tiles, may bathroom, di ba? So, that's 10M. Education for your kids, magkano daw? 5M. O, paano kung ilan pang anak mo? O, kung halimbawa ito, may dalawa or isang anak, pwede na ito si 5M. E, paano kung ang kinuha niyang course, medyo big time din? Diba? Kulang si 5M. Okay? So, sa car naman, ang ganda ng bahay mo, diba? So, yung mga anak mo, nasa magandang school din. Tapos, ano, nagpo-commute ka. Ang pangit naman. So, syempre, mangarap ka na magkaroon ka ng sarili mong sasakyan. O, nagpe-present ka ng million-million, tapos yung ipapakita mo, nagpo-commute ka or naglalakad ka. Diba? Pwede namang mag-commute bilang nag-uumpisa tayo. Diba? Pero make sure, kasama sa pangarap kung magkaroon ng sasakyan. Kasi isa yan sa ipapakita mo dun sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Tama? Tama! Okay. So, parang kahimik kayo ah. Kayo ba yung nag-dinner na? Focus lang, coach. Focus! Focus. Okay. So, sa recreation, okay po. Thank you. Sa recreation naman, may presyo din yan. Hindi ka naman pwedeng mag-golf ng libre. Hindi ka naman pwedeng mag-bowling ng libre. Do. Meron yung mga prize. So, syempre, may kasama ka pang amiga dyan. O, di, pero siyang 1M sa loob ng sabihin na natin sa isang taon na recreation natin, no? Kasama na dyan yung pag-banding-banding nyo ng mga kaibigan nyo, di ba? So, kasama na yun doon yung foods. Okay? So, next natin, travel. Alangan naman na magpunta ka ng Boracay, lalakarin mo, hindi pwede yon. So, kailangan ng pamasahe. Kailangan natin ng fare, di ba? So, kailangan din natin ng pera kapag nag-travel tayo abroad. So, hindi naman pwede kapasyal ka lang doon kung wala kang bibilin, di ba? Pasalubong, okay? So, savings natin, 30M. Lakihan mo na. Bakit?
Just in case magkaroon ng emergency, hindi ka nakakabahan kasi meron kang 30M na savings. Diba? So, hindi mo na kailangan mangutang, hindi mo na kailangan manghingi, or hindi mo na kailangan lumapit sa mga tawag dito, charity. Diba? Kasi meron kang savings. Okay? So, pamper. Ito na yung, andyan na yung kailangan na makapag-relax naman tayo. Hindi naman habang buhay, gusto niyo katrabaho lang, diba? Minsan, kailangan natin ipamper yung sarili para mas lalo tayong gaganahan. Magkano daw siya, 1M. Gadget, nandiyan na yung cellphone, laptop, ano pa. Kung ano-anong mga tools na gagamitin, projector, di ba? So, meron daw 1M. Siyempre, bibilan mo din yung mga anak mo. O yung pang ginagamit nila sa school, di ba? So, gadget for your business and for your family. And then, contribution, ito naman kung may mga sakuna or merong mga calamity, or even sa mga charity, pwede tayong makapag-share. So, 2M, hindi naman yung isang bagsakan sa isang charity, so pwede siyang hati-hatiin. Masarap, masarap yung feeling pag may ganito ka ng natupad na dream. Masarap ba? Yes, ko! Yes naman! Napaka... Kasi, kung ganito, yes, kung ganito na yung dream na nakuha mo, meaning, passive income na, papunta ka na sa passive income. Kasi nabibili mo na yung mga short-term goal mo. Diba? Sabi ko nga, bago ka makapunta sa long-term, dadaan at dadaan ka sa short-term. Kahit ayaw mo, dadaanan mo yan. Diba? So ngayon, total of 60 million pala yan, coach. Oo. Pero masarap. Diba? Sobrang sarap ng pakiramdam pag nakuha mo yan. Okay. The question is, paano? Sinong kukuha? Alam nga na maiasa mo sa ibang tao yan, ipangarap mo yan. Diba? Kailan? Kailan mo siya sisimulan? Kapag ka ba retired ka na, matanda ka na? Or kapag ka ba habang bata pa na kaya mo? Diba? So, wag mo hintayin yung retirement. Kasi pagdating ng retirement, baka hindi mo na kayanin at hindi mo na ma-enjoy yung mga kikitain mo. Okay? So, nainggit kami actually ako, sobrang nainggit ako sa mga nag-umpisa ng negosyo na to na nasa wala pang 30s, mga nasa 20s pa lang. Bakit? Kasi itong mga to, ang meron pa sila, let's say for example, ako 30 plus na ako, di ba? So yung mga kasabayan ko is 20 plus din. Oh. Pero silang 10 years na advantage. Kung ako magpapahinga ako at nakuha ko na yung aking dream life at meron akong passive income, di ba? So sabihin natin after 5 to 10 years. So 40 na ako noon. So sila, pag nakuha nila yon, sumasabay din sila. That's 30 years old. So sobrang ang sarap pang i-enjoy, di ba? 30 years old. So kayong mga bata pa dyan, talagang i-goal nyo na magkaroon kayo ng early retirement kung nagtatrabaho kayo ngayon. Okay? So, oo. So ngayon, dreams are there, but did you ask yourself? Kailangan tanong mo yung sarili mo. Paano kukunin yun, coach? 60M yun eh. Oo. Sino kukuha? Si upline ko ba, coach? Sino kukuha? Or sino magtatrabaho nito? Ako. Ba? No. Ako. Oh. Ikaw. Ako. Ikaw. Diba? Pero ang good news doon, kahit tinatrabaho mo siya ng solo mo, ng mag-isa mo, merong grupo na tutulong sa'yo. Sayang mo sa gusto, nandiyan yung grupo na tutulong sa'yo. E paano yung Coach Abby? Wala naman akong upline or wala naman akong team. Wala akong grupo. Wala na sila. Huwag kang ma-lose hope. Okay? Kasi marami dyan, kahit na hindi nila ka-grupo or hindi nila ka-team, talagang willing to extend their help. Bakit? Kasi mas marami kang natutulungan. Mas masarap kaya sa pakiramdam yun. Tama? Mas maraming maka-appreciate sa'yo. Okay? So, hindi naman to about recognition. Ay, na-recognize ako kasi tinulungan ako ni Dito ganyan. Ay, tinulungan ako sa Dito ganyan. No! Masarap makita na may mga successful kang natulungan. Diba? So, hindi ka lang successful, marami ka pang natulungan. Okay? So, ngayon, umpisahan natin sa how. Okay. 5-year, ito yung income projection. So, yung kaninang pinakita natin, dream calculator ang tawag doon. So, binibilang mo yung dream mo kung magkano. Okay? Huwag kang mangangarap na hindi mo alam yung presyo.
Diba? Sabi nga, once you set a goal, dapat smart. Ano na yung smart? Specific, measurable, achievable, ano ba? Realistic and meron siyang time-bounded. Okay? So, dapat ganun yung dream. Okay? So, next thing daw, dapat alamin natin is kung paano natin siya kukunin. Let's say, for example, itong income projection for 5 years at trabaho, kunwari, kumikita ka, year 2021, kumikita ka ng 15,000. Oh, malaki na nga ito eh. Diba? Manila rate to. Kasi sa probinsya, 340 lang. So, ang income niyan sa isang taon is, ay sa isang buwan, I mean, is 10,000 plus lang. So, ito, I think, this is Manila rate, 15,000. So, let's say sa the following year, kumita ka ulit ng 15,000 or meron kang salary na 15,000 sa isang buwan. Eh, syempre, galing mo sa 2021, ang galing mo rin sa 2022. By 2023, na-promote ka. Bilang staff ka dati, encoder, ngayon, isa ka ng supervisor, naging 20,000 ka na per month. Okay? And then 2024, na-promote ka na naman bilang isang manager. Assistant manager muna pala. That's 25,000. So, another 5,000 yung tinaas. Okay? So, the following year, na-promote ka na naman bilang isang manager na talaga. Hindi ka na assistant. That's 30,000. Diba? Every year, tumataas ka ng 5,000. So, monthly, may income ka na ganyang kalaki. Wow! Sa trabaho, diba? Sino kakarelate? Sino may mga work dito? Tapos promoted. Meron ba? Ko po. Meron, coach. Ayun. Sila. So, promoted ka. Sila. Yes, sila. Tumataas ka ng 5,000. Congratulations naman, di ba? Pero, syempre, habang tumataas din yung sahod, tumataas din ang workload. Tama? Tama? Yes, you're right. Talaga. Alam nyo ba na sa load man, ah? Na habang tumataas ang kita, lumiliit ang effort. Sino gusto nun? Siyempre kami. Okay. So, mapakita ko naman yung income projection in 5 years sa load mana, doing load mana part-time. So, umpisa, may kumikita ng 10,000. Okay. Meron pa nga dito talagang mag-umpisa ka sa 500. Actually, ako, nag-umpisa ako ng 500 tapos the rest retailer lang. Activate ng retailer. So, yun, doon ako nag-start. Pero hindi ako na-lose hope kasi nakita ko yung ganda ng negosyo na dadating yung time. Wala na akong ginagawa pero may malaking income. Okay? So, dapat ganun yung mindset mo. Kasi pag tinignan mo si load mana na maliit, hindi ka kikilos. Pero pag tinignan mo si load mana na kaya mong mabili yung pangarap mo, kikilos ka. Okay? So, pakita natin, 10,000 daw sa isang buwan. Okay. Bilang nag-umpisa ka sa load mana at part-time mo siyang ginagawa. Okay? So, by 2022, 20,000. Bakit? Kasi, yung kakilala mo dito na 5 na napajoin mo sa load mana, meron kang chance na turuan sila kung paano gawin yung negosyo. Ipapasa mo lang kung ano yung knowledge mo. Ipapasa mo lang kung ano yung ginagawa mo. Okay lang ba? Na-duplicate ka, naging 20,000 yan sa susunod na taon. Okay ha? Medyo ito taunan pausapan natin. Pagdating ng 2023, nakaka 40,000 ka na per month. Kasi naturuan nyo na naman yung mga sumunod na generation o sumunod na level ng organization mo. By 2024, kaya mo na mag 80,000 per month. Imposible naman yung coach. No! Ito po yung 80,000 na to. Maliit pa to. Kung talagang ipo-full time mo. Okay? The following year na naman, dahil na tuluan mo na naman yung mga nasa level na yan, na doble na naman, kayang-kaya mo nung kumita ng 160,000 per month. Hindi talaga yan imposible. Bakit? Kung napakinggan si Coach Babson Salvador, nag-earn siya ng 20,000 to
160,000 per day. Per day na yun. So, itong 160,000 na to na per month, very possible siya. Kasi may, may kumikita ngayon 20 to 50,000 per day. Okay? So, ayan yung difference. Paano pag pinultay mo si load man eh? So, gaya niya ni Coach Calvin. Diba? Kasi Coach Calvin, grabe yan. Bigyan ko lang kayo ng konting idea about Coach Calvin. Grabe yan. Si Coach Calvin, nag-bill siya before sa kanyang work na 10,200 sa isang buwan dahil provincial rate yan si Coach Calvin. And then, syempre, ginawa si load man na part-time, kaya niyang kumita ng 5 to 10,000 per month. Noon. Diba? Pero nung talagang pinultay niya si load man na at resign sa kanyang trabaho, kaya niya nang kumita ng 30 to 40,000 per month. Nag-uumpisa na niya ng full-time. Diba? Yes! So, dito mo makikita na tumataas talaga yung income. Hindi siya flat. Okay? So, hindi siya flat. In a span of month lang, pwedeng kumaas yung kita mo. Hindi ka gaya ng trabaho, bibilang ka ng taon bago ka mag-promote. Tapos magkano lang yung kita? 5,000. Kung galagalante yung boss mo, 5,000. Kung medyo karipot yan, baka 1,000, 2,000 lang pwede mag-increase isang taon. Diba? Ayan. So, balik tayo. Full-time, 10,000. The following year, wow, pwede kang kumita ng 7 digits. Yes. Meron po dito in a span of 2 months kumita po ng 1M. Meron dito in a span of 6 months kumita ng 1M. Nahit sila yung first million. And in a span of 1 month kumita din ng 1 million. So isang patunay na din si Coach Lima na sayaw. Yan. Alin Raketera. Diba? So yan yung mga kumita ng million agad in a month. Kasi talagang sinultang yung trabaho nila ng full-time attitude si Logan. Okay? So, kumita ka daw by the following year, kumita ng 2 million. Ay, hindi yan imposible. Totoo po yan. And the following year na naman, 3 million. And the following year, that's 4 million. Kita niyo yung difference? Consistent mong gagawin si Loadman na ganyan kalaki yung pwede niyang ibigay sa'yo. Consistent mong gawin yung trabaho, yan lang ang pwede niyang ibigay sa'yo. Kasi hindi mo pwedeng taasan o hindi pwedeng maging million ang kita mo na mas malaki pa sa kita ng may-ari ng kumpanya. Tama? So dito sa negosyo natin, kaya mong kitain yan. At kung ikaw ay naka-multiple account, kaya yung sinabi ko kanina, multiple account creates multiple income. Diba? Kung ikaw ay naka-multiple account, hindi lang 700 yan sa isang araw. Pwede kang kumita na, magkano daw? Pinakamababa is 21,000. Sa one account pa nga lang yun. E paano kung naka 2 accounts ka, 3 accounts, 4 accounts, and 15 accounts? That's 50,000. Okay. Hindi rin imposible itong 50,000. Kasi yung ating Hall of Famer na si Sir Ronald Belloso, pauna-una ang nagtiwala kay Load Mana at naniwala sa sistema na meron si Load Mana in a span of 4 years from 2017 hanggang 2021 and 2022 malaki-laki na nadagdagan na kasi parang nasa 50 million na siya 4 years. Pwede na 'yon? Pwede na. O baka sinusita, ayaw pa ng 50 million. Ayaw pa. Ah, diba? Si Coach Ronald Belloso, yung Hall of Famer natin, diba sabi natin may dream life tayo or may dream calculator tayo. Yung bahay niya po is worth 26 million. Ang sarap, 'di ba? Yung example natin kanina is 10 million lang, pero yung sa kanya, imagine gaano kaganda yung 26 million na bahay. Gaano kaganda kaya? Sa tulong ni Loadman. Okay? So naiintindihan niyo ako, guys? Hindi ko sinasabing mag-resign kayo. I'm not against employment kasi alam ko nakakatulong sa inyo, pero pinapakita ko lang. Pwede niyo naman siyang isabay. Pwede kayong mag part-time kay Loadman.
kapag nakita niyo na kumikita na kayo ng malaki, ay mag-resign. Diba? Para payamanin niyo naman yung sarili niyo, huwag lang yung boss niyo. Okay? Work is important for basic needs. Ito yung sinasabi ko kanina. Very important siya. Kaya hindi ko rin sinasabi na pag-resign ka, mamaya, sisihin mo pa ako pag walang nangyari sa'yo, eh, kasalanan mo naman, di ba? Pero once you decide na mag-resign, na-cut mo na yung bridge, na-burn mo na yung bridge, dapat gagawa ka talaga ng paraan. Mag-take action ka. Okay? Para may mapatunayan ka sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. At meron ka rin makuha. Okay? Kasi kapag nag-resign ka lang, tapos wala kang gagawin, may kita ka kaya? Wala. May kita ba tayo? So, kailangan talaga natin yung take action. So, what if you resign or retire? Okay? What is, tanongin nito sa sarili nyo kung nagtatrabaho kayo ngayon. Kung ako ba ay nag-resign or nag-retire? Ano ba yung next plan ko? Siyempre, hindi naman pwedeng nag-resign ka, tapos tutulog ka na lang, bahay ka na lang. Dapat meron kang plan. And better, para mas maganda yung magiging plan mo, magpapag-goal set ka kay upline. Sino si upline, coach? Sa yung taong nag-activate sa'yo. Okay? Sa yung taong nag-register sa'yo as dealer. Kung retailer ka, mag-upgrade ka na into dealer. Okay? So, sa yung taong nag-guide sa'yo sa si upline. So, tanong mo sa kanya nung next plan ko. Kasi gusto ko rin kumita ng kagaya ng kinikita mo. Or kagaya ng kinikita ng mga top income earner. Okay? So, how much would be your separation fee? Okay. Sa iba kasi, mababa magbigay ng separation fee. Pero kung maganda yung service mo at medyo galagalati si boss, maganda na. Congratulations kung meron kang makuha na 3 million. Okay? At the age of 60. For example, at the age of 60, meron kang 3M na separation fee. Malaki to. Pero kung sa ibang company, kahit magta-tumbling ka dyan, baka bigyan ka lang ng 100,000. O, paano pa yun kung 100,000 ang ibibigay sa'yo? Anong business kaya yun, di ba? Okay. So, ano yung gagawin mo kapag nag-retire ka? Ano yung mga next plan mo? Dapat alam mo yan. So, for example, nag-retire ka nga, 3M yung nakuha mo, anong business ang kakasya sa 3M? Tatanong na ba sa sarili? Siyempre, wala pa tayong 60. Hindi pa, coach. Okay. Pero huwag mo nang hintayin mag-60. Gawin mo na siya habang bata ka pa. Okay? How long you want to live? Okay. So, unang tanong, di ba, anong klase ng negosyo? Okay, ngayon napapaisip ka siguro. Ano kayang klase ng negosyo yung pizza 3M? Pero tanungin mo rin hanggang kailan mo gusto mabuhay. Kasi hindi mo pwedeng ilagay lahat yung 3M sa business. Sabihin mo siya. Let's say may 1.5 ka for your needs, for your family, and then yung 1.5 is ginawa mo investment para sa negosyo. Okay. Check mo. At the age of 60, may enjoy ko pa kaya? At the age of 60, na. Makakapag-travel pa kaya? Ako, makakapag-hiking pa kaya? Ako, makakain pa kaya yung mga gusto ko? Diba? Parang malabo na. Diba? May 3M ka nga, pero paano? Diba? Paano mo na-enjoy yan? Paano mo magagawa yung negosyo? Medyo maghirap, diba? So, ito yung lalabas or magiging situation natin kapag hindi natin na-manage ng maayos yung buhay natin. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero binibigyan ko kayo ng idea na masarap na ang may iwan natin sa family natin is magandang buhay. Okay? Hindi yung iisipin mo na, nako, hindi ko pa yata kailangang mawala kasi marami pa ako kailangang isettle, marami pa kailangang bayaran ko, awa naman yung family ko. Diba? Mas masarap yung okay na ako magpahinga kasi okay yung family ko. Diba? So ano daw yung mga nawala? Self-care. Hindi mo na naalagaan yung sarili mo. Kasi pagod ka na nga magtrabaho, 60 years ka, nag-retire. So, meron kang 40 years na nag-grind para magtrabaho at kumita na makakain ng family mo. And then, yung remaining pa. O, 60 ka nag-retire, di ba? Yung remaining 20 years, let's say, mabubuhay ka pa ng 20 years, hindi mo pa rin maalagaan yung sarili mo. Bakit? Kasi mag-negosyo ka naman. Di ba? Hindi mo na-enjoy yung buhay.
Wala na, nagpakulong ka na sa trabaho at age of 60, negosyo naman. Why not simulan natin habang bata tayo, isabay natin si negosyo habang nagkatrabaho. Diba? Kung wala ka namang trabaho, ngayon pa lang, maging seryoso ka na sa negosyo meron ka. This is etong movement. Okay? So, ano pa nawala daw? Quality time for your family. Nung nagkatrabaho ka, gigising ka ng alas 5 para mag-prepare kasi papasok ka ng alas 8. Siyempre, mag-prepare ka ng food. Ka-travel ka pa. Pagkatapos, papasok sa work, pag-uwi, ganun ulit, yung routine, mabiyahe, magluluto, tulog na. Wala ng quality time nung nagtatrabaho ka. Tapos, pumasok ang negosyo, mas lalo kang nawala ng time. Bakit? Eh, kailangan mo i-manage eh. Kaya lang, 50 years old ka na, kamusta kaya? Kaya pa ba? Kaya pa i-manage kaya? Ganun edad na... Yes! Makalimutin na. Traditional, let's say, ang negosyo mo, let's say, ang negosyo mo is restaurant. Eh, wala ka pang masyadong staff. Ikaw lahat. Ang hirap, di ba? So, ngayon pa lang, mag-isipan niya yan. Superman. Okay. Sino daw? So, tapos na tayo. Natapos na tayo sa how, di ba? Saan kukunin? Nakita niyo naman na pwedeng kunin sa load mana. Pwedeng maging, kumbaga sa sakyan, maging vehicle natin sa load mana. Okay? Pwede natin siyang maging vehicle papunta doon sa dream life natin. Okay? So, sino naman daw ang magdadrive ng vehicle na yun? Siyempre, ikaw. Alam nga namang isandal mo yan sa charity, di ba? Alam naman sa family member. Kung may abroad kami, okay na siguro yun. Di ba? Or, umasa sa work. Okay, sa'yo yun. Kung gusto mo na magtrabaho ng i-increase mo lang, 5,000. Eh, kung mabait pa si boss, paano kung 1,000-2,000 lang increase mo? Yearly pa. Good luck. Di ba? So, ano daw yun? Ano, I mean, sino daw ang kukuha? Ikaw, syempre. So, dapat, i-claim mo ngayon pa lang na mapabilang ka sa 2% club. Dapat mapabilang ka sa 2% na merong financial stability or financially stable. Okay? So, sino ba itong mga to? 30%, check mo ha, kung nasaan ka ha. 30% sa kasandal sa charity. Do you think mo kung may pangarap mo kung sandal ka ng sandal sa charity? Like for example, mga social welfare, mga ganyan. Nakasandal ka sa pension, makukuha kayo natin yung pangarap natin, ano gano'n? Hindi po, pang basic needs lang. Kulang pa. Kung magpe-pension ka nga ng let's say 5,000, kulang. Sa needs pa lang, di ba? Kulang na. 5 or 10,000 kulang. Sa pagkain pa lang, kulang na. Eh, kung sasendal ka naman sa family, okay lang ba yun sa family member mo na nasa ibang pwede? Bili mo ko ng bahay, bili mo ko ng sasakyan, bili mo ko ng ito, ganyan. Parang mahirap na ng kahiya pa. Di ba? Paano kung may family na rin yung hinihingan? Di ba? So, 38% working. Kung nagtatrabaho ka pa rin, ilang years ka na nagtatrabaho, ano na ba nabili mo dun sa dream mo? Gadget, pwede na. Pero the rest, parang hindi pa, no? Mahirap. So, itong data na to, according to sa SSSS, or social, alam niyo ba SSSS? Social Security System. Aware ba kayo kung ano yung SSSS? Ayun! Kala ko, hindi nga alam eh. So, yan yung data na yon. So, iilan lang daw yung merong negosyo na masasabi natin financially stable. So, that's 2%. Saan kakabilang dyan? 30% charity or 30% family or 38% still working? 2%? Para yun yung... Saan? 2% ko. Kasi nasa negosyo na tayo. Okay. Nasa negosyo na tayo. Nasa negosyo na tayo. Yung 2% na yan, kabilang ka na dyan kung gagawin mo yung negosyo mo. Okay? So next, paano ba magkaroon ng
financial stability or paano maging stable yung tawag dito. Yung buhay, kumbaga hindi ka na hirap. Alam niyo yun, 2% medyo lumalalakas yung poverty, di ba? Okay, 2%. So, ano ba yung magiging character ko? Ano ba yung mga traits na dapat meron ako para maging financial stable people ako? O maging part ako ng 2%? Una, dapat daw business-minded ka. Okay. So, lahat ng nasa loob mana, naniniwala ako na business-minded yan. Oo, kasi ano ba ginagawa na? Ninegosyo. Ah, di ba? Unless, ayaw mo gawin yung business. Oo, attend ka nga ng training, hindi mo naman ginagawa. Wala din, useless. So, gamitin nyo yan. I-apply nyo. Okay? So, dapat business-minded ka. And then, dapat optimistic ka. Ano yung optimistic? Dapat, you always see good in every bad situation or negative situation. Okay? So, kung meron kang naisip ang hindi maganda or something na hindi maganda, let's say, meron kang encounter na hindi maganda, i-turn mo siya into positive. Ah, baka kaya nangyayari ito is ganito. So, dapat, optimistic ka. Next natin is conscientiousness. Okay. So, dapat, mapagkakatiwalaan. Okay? Nandun yung... Kasi minsan doon tayo nasisira eh, di ba? Yung credibility. So, number one, dapat pakita mo sa tao. Okay? So, next natin, very important kasi yan eh. Kasi walang magtitiwala sa'yo kung ganun yung attitude mo. So, number one trait yun. Emotional stability. Pag sinabing emotional stability, dapat hindi ka nagpapadala sa kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo. Hindi ka balak sibuyas, di ba? Hindi ka basta-basta tinatamaan ng discouragement, di ba? Mga rejection na yan. Dapat ikaw ay kaya mong i-handle yung emotions mo. Okay? So, positive money mindset. Pag sinabing positive money mindset, dapat marunong kang positive money mindset, dapat marunong kang alam mo. Marami kasi alam niyo yon yung mga ano bang tawag doon? Hearsay or mga myths na tinatawag. Okay? Na ang pera daw ay ugat ng lahat ng kasamaan. Aba, bakit ba kasi nagkakaroon ng gano'n? Yung mga pagnanakaw, ganyan. Sa kawalan ng pera. Okay? Hindi sa... Dahil sa pera. dahil sa love and lack of money. Diba? Nasisira tayo or nasisira ang tingin natin sa pera. Pero hindi natin alam na pera, napapasaya tayo niyan. Especially kung nakabayad ka ng bills mo, diba? With the use of your money, ano pa, nakapag-provide ka for your family. Dapat ganun yung tingin mo sa pera. Hindi yung basic. Yun ako, may pera lang yan, kaya ganyan. Diba? So, huwag dapat ganun yung mindset natin. Okay? So, lifelong learning. Huwag kang hihinto or huwag kang titigil na aralin yung negosyo. Hindi po pwedeng ngayon mag-aaral ka or ngayon na attend ka ng training. The following week, tamaring ka na. Tapos the following week, aaral ka na naman. The following week, tatamad ka rin ulit. Hindi dapat ganun. Dapat ang mindset mo, meron kang consistency. Okay? Very important na consistent ka sa ginagawa mo. Kasi, dun papasok din yung consistent earning. Diba? When you learn, you earn. Siyempre, alam mo na yung gagawin mo kasi alam mo na, naituro sa'yo, tama? So, yung tinatawag na lifelong learning. Dapat, habang nabubuhay ka or habang gusto mong lumaki yung income mo, continuous ka rin na inaaral yung negosyo. Hindi yung, lingas ugon. sa umpisa lang excited, tapos wala na, di ba? O, tandaan nyo, kapag ka kayo ay nagluluto, patay hindi yung apoy, nakakaluto ka kaya? Hindi. So, that's why kailangan natin ng continuous learning. Lifelong learning habang nabubuhay ka. Aral lang. Okay? So, dyan tayo matututo sa buhay eh. So, future orientation, dapat ito na-visualize mo na kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo.
Okay? Dapat ito nasasalin mo rin sa grupo mo, hindi lang ikaw. For example, ikaw, ay nako, dadating yung time. Ito na yung makukuha ko kasi ito yung pinipadya ko. Okay? So ipakita mo sa kanila kung ano yung pwedeng maging sila. Para malinaw din sa kanila. Okay? Ay, ito pala yung pwede kong maging buhay, ito pala yung pwede kong kitain. Mas lalo yan na mamomotivate. Ikaw din, mauna sa sarili mo. Okay? So, do load mana seriously. Kasi yung mga seryoso lang po, yung talagang kumikita din sa load mana. Okay? Kung hindi mo gagawin yung load mana, saan ka magpo-fall sa pagtatrabaho? O sige, doon ka sa 1,000 to 5,000 increase. Diba? Or sa load mana, na pwedeng mabilis lumaki yung kita mo. Pero liliit na yung effort mo pagdating ng panahon. Diba? So, gawin mo lang si load mana ng seryoso. Gawin mo lang sa load mana na consistent. Gawin mo lang si load mana na kagaya ng pagseryoso mo sa trabaho mo. Diba? Yung tipong gigising ka ng maaga para makapasok hindi mali. O dito, wala tayong biometric. Diba? Walang boss na magmo-monitor sa atin. Wala tayong attendance. Pero magkaroon ka ng initiative. Kasi business mo yan. Hindi yan business na apply mo. Okay? Whether i-monitor ka o hindi, yung magiging resulta mo, yung magiging income mo, ikaw ang magbe-benefit niyan. Ngayon, kung wala kang ginagawa at hindi mo siniseryoso si loan na, sino affected? Sino affected? Ako po, ako. Sila na hindi seryoso. Diba? Kaya seryosohin siya. Yes, kung gusto niyo magkaroon ng serious income din. Okay? So, when? Tapos na tayo sa how, sa who, ngayon sa when. Kailan mo siya gagawin? Dapat now. Okay? While you're young, habang bata pa tayo. Ito yung gustong-gusto ko eh, habang bata pa. While you're strong, habang malakas pa. While you have resources. Okay, ano yung mga resources? Number one, training. Number one, yung mga apply natin. Diba? Huwag yung hintayin na si apply lalapit sa inyo. Kasi lumalaki ang grupo niyan. Okay? Kapag kaya na busy na, at kapag kaya nag-build na ng ibang grupo, ikaw ang lumapit. Kasi marami nang inaasikaso at marami nang binibuild na grupo. Hindi niya na kayo may isa-isa. Okay? Dadating yung time, may sarili-sarili ng grupo. Eh, paano kung doon ka lang naging interesado na humingi ng tulong kay upline. Eh, busy na siya. Do you think mabibigay niya pa sa'yo yung full time? Na commitment. Eh, hindi lang naman ikaw yung direct niya. Hindi lang naman ikaw yung binibuild niyang leaders. Diba? Kaya appreciate your upline. Lalo na kung nagpapakita sila ng oras, nagpapakita sila ng value na pag-meet nyo, diba? Value na, binavalue niya yung every meeting, diba? I-appreciate mo yun. Kasi dadating yung time, busy na yan, marami nang ginagawa yan. Tapos sabi mo, pinabayaan ka. Eh, ikaw tong inaya, tapos di ka kumilos. Diba? So, dapat ganun. I-appreciate mo si upline habang nandiyan pa yan. Okay? So, while you have time, kasi ang negosyo natin, hindi lang pera ang pwede mong kitain. Makakasave tayong malaking oras. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung malaking oras na yun. So, ipakita natin na habang bata pa or magkaroon tayo ng, alam niyo yun, early retirement na tinatawag. Mapanegosyo yan or mapatrabaho. Traditional business sa inyo. Okay? So, ito yung papakita ko sa inyo. Ano yung time na masasave natin po, Shabby? This is types of business. Okay. Sa labas to at versus load ba na? Okay. So, sino may mga tindahan dito? Sila! Sino? Sila. Okay. May mga tindahan sila. Okay. So, sa sari-sari store, 30,000 na kapital, maliit to.
kasi meron din akong sari-sari store before, maliit si 30,000. Okay? So kapag ka nagkaroon ka ng gantong kapital, binili mo, inautang, eh, hindi ka agad nabayaran, so produce ka na naman ng another 30,000 para lalamanan mo siya. Diba? Eh, paano kung nautang na naman ng iba? Another 30,000 na naman. Meron kami na-encounter na ganito, 100,000 yung nilabas niya, uunan, kapital, and then syempre, habang nagbibenta, hindi naman pagkatas mo magbenta, lalabas agad si 100,000. Ang nangyayari, nauutang, maglalabas na naman siya ng another 100,000 para laman na yung tindahan. So, ganun siya. Okay? Sa number of years, ano daw lalabas yung return of investment? Okay, pwede siyang lumabas in a span of 1 year. 10,000. Bakit 10,000 lang po? Kasi nga nautang yung iba. At yung iba, nasa laman pa ng tindahan mo. Okay? So, maswerte ka na kung hindi nautang yan. Pero malabong walang tindahan na hindi nautangan. Diba? So, coffee shop. Magkano daw yung capital? 100,000 to 500,000. Oh, wala pang brand to, ha? Hindi pa to Starbucks, ha? So, 100,000 to 500,000, pwede daw bumalik yung inyong investment or yung return of investment sa loob din ng isang taon, ito yung pwede bumalik. 20,000. Bakit 20,000, coach? Magbabayad ka pang tao. Magbabayad ka pang pwesto. Bayad ka pa ng mga bills, overhead expenses. Bibili ka pa ng mga ilalaman mo. So, ito yung pwedeng bumalik doon sa nilabas mong 100,000. At possible, lalo na pag-pandemic, possible magsara. Bakit? Ang dami kayong establishment na nagsara. Diba? Even malalaking fast food na yan. Nagsara pa. Even mga malalaking, ano, diba? Restaurant. Okay. So, magkano yung pwedeng lumabas? 200. O, restaurant. 5M to 10M. Fast food. Let's say, Jollibee. 10 million. Okay. So, sa isang taon, ang pwedeng bumalik sa'yo is 200,000 lang. Bakit, coach? Same with, ano, coffee shop. Babayad ka din ng tao. Magpapasahod ka pa. Diba? Ano pa? Siyempre, kailangan mong i-maintain din yung facilities. Marami ka pang dapat bilhin. Marami ka pang bayaran ng overhead expenses. Tama? So, magkano daw? 200,000. Okay? So, possible din na magsara. Bakit? Eh, yung sinabi natin, di ba, pandemic, wala nang makabil, wala na rin makalabas. Di ba? Maraming nangyari na ganito. During pandemic, nagsara talaga. Di ba? So, load man, ha? Papakita ko sa inyo. Magkano na yung pungunan bilang dealer? 3998. Sa 3998. Okay. Bigyan mo ng 1 year. So, sino dito ang nakakita na ng brochure natin? Yung brochure ng load mana kasama ng kit. Ako. Okay. Kapag ka ginawa natin yung duplication doon, na meron kang dalawang kakilala, tapos yung dalawang kakilala mo, tuturuan mo lang, and then yung dalawang kakilala mo, meron din na pa-join na dalawa, and then tuturuan lang din natin ulit yung mga dalawa-dalawa na yun hanggang dumami sila. Ito yung pwede mong kitain sa loob ng isang taon. 1.9 million. Nang wala kang babayarang tao, wala kang babayarang renta, wala kang babayarang tubig, kuryente, wala kang babayarang kung ano-anong permit, at wala kang babayarang overhead expenses. Pwede na, 1.9. Tama. Pwedeng-pwede na. Pwede na yan, pagtyagaan. O, susi pa sa 1.9. Kulang pa. Wala pa sa bahay. Pa? At kitaan yan. Halimaw. Okay. So, ito yung pwede natin kitain kung seseryosohin natin si Load Mana. Sa halagang 3998, 1.9M. E, paano kung naka-multiple account ka? Di tatlong account ang meron ka. E, di tatlong 1.9M yan. Sarap? Sobrang masarap. Pwede na ba? Pwede na, no? Diba? At ang good news doon, dadating yung time, sabi ko, dadating yung time, liliit na lang yung effort mo, pero yung income mo, palaki ng palaki. Yun ang maganda sa loob na niya.
Okay? Ang business natin is very marketable, profitable, and affordable. Marketable, gaya ng sinasabi natin lagi sa presentation, kahit saan mo dali yung negosyo mo, meron kang client, meron kang customer. Diba? Kasi part ng necessity yan. Kailangan ng tao. Okay? Profitable kasi, imagine kung gano'ng karami ang may cellphone. Kung gano'ng karami ang text messages sent each day. Kung gano'ng karami ang gumagamit ng, lalo na ngayong online class. Diba? So, mapabata, matanda, talaga ang negosyo natin, kailangan nila. Diba? Yes. Kahit hindi touchscreen yan, mabenta si FB10, UTP15. Diba? Very affordable kasi kung makikita nyo naman, kahit anong klase negosyo itapat nyo, 3998, malaki-maliit. Sobrang liit. Sobrang liit. Malaki o maliit? Maliit na maliit. Ha? Maliit na maliit na maliit. Maliit. Sobrang liit. Diba? Ah, maliit siya. Okay. So, bakit nga daw ba multi-level marketing? Okay. Wait lang po ah. Hello? Hello? Hindi pa ba kayo? No, coach. Okay. So, bakit daw multi-level marketing? Bakit daw multi-level marketing? Okay, thank you. So, bakit nga daw networking, multi-level marketing, or network marketing? Okay. So, una-una, sa negosyo natin, kung magtatayo ka ng negosyo na traditional sa labas, let's say, for example, nagtayo ka ng shop, milky shop. Nagtayo ka ng milky shop sa Luzon. Ang parte ng Luzon, let's say, Quezon City. Ang benta, 'di ba? Ang benta niya. So, sa pag-build mo pa lang ng multi shop mo, meron ka na kagad nilabas doon. Meron ka na kagad additional overhead expenses, 'di ba? Na kailangan mo na naman ng manpower, may babayaran ka na naman ng pwesto kapag nagtayo ka na naman ng panibago kasi mabenta eh, 'di ba? Another na naman na kapital kung magtatayo ka naman ng bandang Visayas. Eh, kung magtatayo ka na naman ng another sa bandang Mindanao, panibago na naman na kapital. Nag-gets niyo ko? Ganun si traditional. Pero once na nasa multi-level marketing ka, ang paparamihin mo yung sarili mo. Okay? Grow your business without overhead expenses. Bakit? Kasi paparamihin mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Halimbawa, ikaw, meron kang leader sa Luzon. Sino ba maglalabas ng 3998? Ikaw ba? Ikaw ba? Oh my God. Talagang gaya. Hindi po. Okay. Sagot kayo guys. Akala ko na naglalabas ako. Sagot kayo. Hindi. Okay, sumagot ko. Okay, focus. Okay. Ayoko tuloy na laglag ako. Tuloy. Okay, basta kapag merong question, sagot kayo. Para alam ko kung may sari pa. Ligaya. Ito. Okay, sige. So ngayon, kung halimbawa magtatayo ka naman, kung magkakaroon ka naman ng business partner sa Visayas and Mindanao, sino maglalabas ng 3998? Ikaw ba? Hindi. So, nagkaroon ka ng mga branches, Luzon, Visayas, Mindanao, eh meron ka pa rin kakilala sa ibang bansa. Sino naglalabas ng 3998? Ikaw ba? Hindi. Sina? Ito. Ito maglalabas ka. Diba? So meaning, naglabas ka ng mga branches mo sa iba't ibang lugar pero hindi na galing sa'yo. Meaning, meron ka ng mga branches sa iba't ibang lugar pero wala ka ng nilabas na overhead expenses. Tama? Ano lang gagawin mo?
bibibuild mo na lang sila. Okay? Magiging katulungan mo na silang mag-manage ng negosyo mo. Nationwide and abroad. Sino may gusto nun? Ako! Ako! Maganda yan. Yan multi-level marketing. Ganun kagandang multi-level marketing. Okay? So, ang multi-level marketing is a business system used by many known companies. Like Coca-Cola, diba? Hindi natin alam. Kapag hindi ka talaga knowledgeable, mahina ang bilip mo kay network marketing. Pero hindi natin alam, ginagamit pala tong platform na to, itong multi-level marketing o networking ng malalaking company like Coca-Cola, Colgate, diba? Toyota, Citibank, Unilever, Microsoft. Gano'ng kayayaman to mga to? Sobrang yaman. Gano'ng kayayaman? Malalaki. Diba, diba? Billion. So, hindi lang tayo aware. Pataasin nyo. Super yaman. Pataasin nyo yung pataasin nyo yung belief natin dito sa network marketing. Kasi ito yung pwedeng magbigay sa atin ng pangarap natin. Okay? Kahit anong tumbling mo sa trabaho, kahit anong split mo, kahit anong gawin mo, pareho lang kayo ng sahod ng katrabaho mong ano daw? Tamad. Yung paupukulang, pero pareho kayo 500 peso minimum sa Manila, di ba? So, like dito sa Loadmana, bigay mo yung best mo, gawin mo si Loadmana seriously, kaya niyang ibigay yung dream calculator mo, yung dream life mo, yung pinupute mo na 60,000. Diba? Kung babalikan natin yung 5-year income projection, ang pinakamalapit dun is once nag-full-time tayo kay Loadmana at naka-multiple account tayo. Okay? So, ganong kaganda. At tingnan nyo kung ganong kaganda yung negosyo natin, yung ating platform. Ginagamit din siya ng malalaking kumpanya, hindi lang tayo aware. Okay? Isa pa to. Kilala nyo ba si Henry C? Yes! Okay. Si Henry C, ang may-ari lang naman ng SM nationwide. Okay? So, ang platform niya rin is multi-level marketing, pagpaparami ng sarili. Yung SM ba sa, yung SM Davao ba, binabantayan niya pa? Hindi. Hindi na po, patay na yun eh. Ha? Yung SM Cebu ba, binabantayan niya pa? Diba, meron siyang hindi. Mga tao, okay, may mga tao siyang ginamit para mag-monitor. Okay? May mga tao siyang ginamit para maging katulungan niya sa negosyo. At hindi niya yung binabantayan ng isa. Tama? Nag-umpisa lang sa isa. Sakya po. Okay? Nag-umpisa lang siya doon hanggang na pag-aralan niya kung paano paramihin yung sarili niya. Same with our business. Paparamihin mo lang yung sarili mo para mabilis mong makuha yung income na gusto mo. Hindi kaya yaman kung mag-isa ka lang. Si Henry, si ba yung maman mag-isa? Di ba may mga katulungan siya? Yes. Yes. So, same with Jan Gokong Wei. Kung kilala nyo to, yan, sa Robinsons. O, Cebu Pacific. Multi-level marketing din. Ang platform, di ba? And then, Lushutan. Sino ba itong mga malalaking business tycoon na to? Ginagamit din nila ang network yan. Marketing or multi-level. Okay? So, dapat aware tayo. Okay? Expand your branches network. Okay? Pag sinabing branches, ito yung ating network. Ito yung organization mo. Expand mo yan. Luzon, Visayas, Mindanao, and international. Okay? I-expand mo lang na na-expand hanggang dumating yung time. Hanggang yung dumating yung time, kung meron kang mapajoin na isa dyan, for example, Luzon, hindi mo alam, mas marami pa palang kakilala sa'yo yan. Kamusta kaya ang income mo? Diba? May makilala ka sa Visayas. Hello, pamit mo na po para hindi tayo na-interrupt. May makilala ka sa Visayas. Pwede po pamute, saglit lang. Matapos na rin tayo. Okay, thank you. So, kung meron ka namang mailagay na business partner or binibuild na leader sa Visayas, Mindanao, eh, paano kung sila pa pala yung may maraming kakilala sa'yo? Eh, paano yung coach, wala ka masyadong kakilala?
Okay. Paano yung coach, wala akong masyadong friends. Okay lang yan. Hindi mo alam baka yung isa, dalawang friend mo, yan pala yung mas maraming kakilala kaysa sa'yo. Tama? Tuturuan mo lang sila kung paano gawin yung negosyo. Yes, tama. Diba? Kung meron kang mapajoin, let's say mapajoin ka sa ibang bansa, o Taiwan, may isa ka sa Taiwan, hindi mo alam yung tropa pala yan, merong iba't ibang lugar. May Singapore pala yan, may Canada, may US. O, dun puputok yung grupo mo. Turuan mo lang sila kung paano gawin yung negosyo, paano i-handle yung negosyo, at paano magpalaki ng network. Siyempre, wala ka namang maituturo kung wala kang natutunan. Wala kang alam. Wala, kung wala kang alam. Wala kang natutunan. Kaya lahat ng training, atinan nyo para may maituturo pa. Okay? So, yun lang naman yung sikreto doon. Learn and apply. Okay? Apply means take action. Okay? Sabi ko nga sa inyo, patapos na tayo. So, yun lang. The training you miss is the training you need. Sana marami kayong natutunan. Expand tayo ha. Nang mainstream tayo. Ang pinaka maraming